Hi, everyone. I just can't help myself. Pero kinikilig ako right now. Diba ang sarap ma-inlove every day? Diba? Ang sarap ma-inlove. Don't you agree with me? Diba? Mapasingle ka man or may jowa. Or kahit may asawa ka na. Ang sarap-sarap ma-inlove araw-araw. We don't romanticize love, disclaimer, pero I'm sharing this out of my emotions right now. This video is not intended sa mga bitter na person sa buhay. You can now skip this video at magpakanega ka sa buhay. Diba yan naman ang gusto mo, ang magpakanega. Pero kidding aside, parte ito ng ating adulting stage. And stop muna tayo sa pagdadiscuss about money, about minimalism. Let's touch a little bit about our life updates, about our adulting stage. And as we mature in life, diba, don't you agree with me? Nafe-feel natin. I mean, even if yung crush mo, diba? You feel in love every day, the kilig, and we feel also yung mga heartbreaks and pain, and parte yan ng pagiging adulting natin. And siguro, napapansin nyo yung title ng video natin, and kung bakit hindi natin masagot-sagot ang million dollar question kung bakit ba tayo single. And I don't know if this is an adulting crisis, pero ang alam ko lang, and I'm not a love expert, by the way. Ang alam ko lang na two reason bakit hindi ka pa ready or hindi back or bakit ka pa single right now is that number one is you have relationship before and right now natatakot ka. Dahil perhaps nasaktan ka or may nangyaring hindi maganda sa iyo before. Natatakot ka to enter into a relationship again. And the second reason kung bakit ka single right now is that hindi ka pa ready sa kung anumang commitment or hindi ka pa ready or hindi pa buo ang sarili mo. And you are waiting for the right person for you. Yes, we don't invalidate yung mga moments if you are in a relationship right now. Yung mga nasasaktan moments, yung iyak moments natin sa relasyon. And yung mga pangamba rin natin minsan dahil single pa tayo. At yung nangangamba ka dahil hanggang ngayon hindi mo pa nahahanap ang future or the right one for your life. Siguro you are aware right now dahil sa mga celebrity couples na naghihiwalay. And sabi nila this year is a season of breakups, pero hindi ako naniniwala doon. Marami pa rin mga tao ang nagmamahalan. And don't you agree? Masarap magmahal araw-araw. And I will ask you this question right now. Hindi ba masarap mabuhay sa araw-araw nang nagmamahal ka? Diba? Masarap pa rin ma-inlove. Magmahal. At magmahal ng magmahal. I'm doing this vlog because I'm so in love right now. tignan mo yung ano ko, diba? I just can't express the emotions right now. Pero, just to give you a background, I've been attending 3 consecutive wedding events. Isa sa cousin ko, and dalawa sa closest of friends ko. And, naiingit ka pala eh, kaya ka nai-in love right now. Umattend ka lang pala ng kasali. Ano ba naman yan? But, seriously, I'm sharing this video dahil iba talaga yung kilig ko right now.
yung kilig na nararamdaman ko right now. At alam mo ba, na bawat pag-attend ko or pagsaksi ng mga kaibigan at kamag-anak kong ikinakasal, ay minsan nangarap din tayo na balang araw makakapaglakad din tayo sa aisle at magpapalitan din tayo ng wedding vows. Ayan, para maiba naman, in this video, hindi natin sasagutin kung bakit ka single right now. Hindi natin sasagutin ang million dollar questions na bakit ka pa rin single right now. And I know you know the reason why kung bakit ka single right now. But in this video, we are going to make an open letter para sa ating future. Habang single pa tayo at hindi pa binibigay ng ama ang para sa atin. I know this sounds a bit corny or baduy sa iba, pero hindi kabawasan ng pagkalalaki natin ang pagiging expressive natin sa ating nararamdaman. And you can use this one if you're a fan of making letters. Dear future partner. Hello, mahal, love, honey, or kung ano man ang gusto mong tawagan natin. Kamusta ka na dyan? I know you are waiting for me. Ayos lang ako, kumalma ka lang dyan. At darating din tayo sa tamang panahon na ayon din ang tadhana para sa atin. For the meantime, I want you to be patient and I want you to devote a prayer to God. Sabay tayong magpanata kahit hindi tayo magkasama. Ipanalangin natin sa Ama na balang araw, kapag handa na tayo, handa na ang ating mga puso at buo nating mga sarili, ay lulubin ng Ama na tayo'y magkita at magkakilala. Ramdam ko ang sabik at inip mong makita ako at gayon din ang nararamdaman ng puso ko. If you feel hopeless sometimes for being single and hopeless in finding the right one for you, lagi mo lang tatandaan na darating ako balang araw para sa'yo at tatanggalin ang mga pangamba, ang takot at sakit ng iyong puso sa mga napagdaanan mo. Pupunan ng pagmamahal sa araw na tayo ay itinakda. Pero sa ngayon, habang binubuo pa natin ang ating mga sarili, and we are doing our best to be the right person for each other, I want you to hold that faith in you. I want you to be strong while I'm not beside you. I want you to be hopeful that someday we will meet each other. Lastly, I want you to not hold back at palagi lang tayong manalangin sa Panginoon at hilingin natin na kung ready na tayo ay pagtatagpuin tayo at ng ating mga landas at sasabihin sa wakas na hanap rin natin ang isa't isa. I'm thankful and I'm grateful that I feel strong and alive every day just to see you in the future. And once that happen, I will pour my love to you each day and forever. Malayo man o malapit na, gusto kong panghawakan mo ang plano ng Panginoon para sa atin. Balang araw,
sabay tayong lalakad at magpapasalamat sa Kanya. Dahil sa hirap na pinagdaanan natin, hindi tayo pinabayaan at pinagtagpo na tayo ng tadhana. At handa na tayo lumusong sa buhay mag-asawa. I love you at araw-araw akong aasa at mamahalin ka. Ang iyong future partner, Alfie Hermono.